Hi guys! Welcome back to my channel. This is Arnold Kim po, ang inyong Dinderong Dabawin nyo. Today guys, magluluto tayo ng garlic buttered shrimp. Ayan guys, start na po tayo. Unang-una, kailangan meron tayong hipon or shrimp. Ayan, at saka guys, ang pangalawang ingredients nito is kailangan meron tayong butter. Ayan, may butter na tayo. At saka guys, meron tayo dapat garlic. Ayan, nakaano po yan guys? Naka means. Ayan, next guys is kailangan meron tayong black pepper. At saka, meron tayong iodized salt. Iodized salt, guys. Baliktad pala. Ayan. At saka, dapat meron tayong oyster sauce. Hindi po nawawala si oyster sauce. Ayan, guys. So, itunawin na natin ang butter. Ayan, guys. Unti-unti na pong natunaw ang ating butter. Kailangan guys, mahina lang po yung ating apoy para hindi po masunog agad ang butter. So next nito guys is ilagay natin yung ating garlic. Kailangan guys maraming garlic para po bumango lalo ang ating buttered garlic buttered shrimp. Ayan. Kailangan guys, magiging kulay brown siya konti para lumabas ang bango ng ahos. Ayan guys. Mix lang po natin guys. At saka, kailangan maintain yung apoy mo guys. Is mahina lang. Dapat. Ayan guys, bumabango na ng konti ang ating garlic. Lumalabas na yung kanyang bango. Nakukulay brown na konti yung ano natin guys ha. Yung ano natin, yung garlic natin. Shrimp guys, kasi hindi po nawawala talaga ang shrimp sa mga occasions. May mga party, ayan, shrimp talaga ang handaan. Okay, malapit na natin guys, malapit na natin ihalo ang ating shrimp. Ayan. Natin ang ating shrimp guys. Maglagay ako ng 1/4 na hindi
cup na ng ano guys, na butter. Ayan, para po bumunga pa lalo ang ating nilalagyan sweet. Haluin lang mabuti guys ang sweet. Ayan. Pinaka-tip nito guys is huwag nyo pong i-overcook ang shrimp. Kasi po guys, pag na-overcook po siya, dumidikit yung balat sa katawan. At saka, mahirapan ka lang balatan yung kanyang shrimp. At saka, nag-iiba po yung kanyang texture guys. Kinain mo, hindi na po siya juicy. Ito. Magda-dry po siya guys. Ayan. Simmer lang po natin guys ng mga ilang minutes. Unti-unti lang nag-iiba ang kulay ni hipon. Maglagay ako ng kunting paminta. At saka kunting iodized salt. Yung asin guys, depende na po sa panlasa ninyo. So, dagdag ka lang ng konti kung pagtikim mo, medyo kulang pa. So, depende na po yan sa inyo guys. Sa panlasa ng bawat asin. Yung iba guys, hindi po naglalagay ng oyster sauce. Pero, itong sa akin guys is nilagyan ko na talaga ng oyster sauce. Kasi para ma-enhance pa yung lasa ni hipon guys. Opo. Kaldo lang natin. Ayan. Ito yung recipe na pinakamadaling lutuin guys. Lahat ng mga recipe. Ayan. Mabango na po yung ating hipon guys. At saka lalong na-complement yung bangunan shrimp at saka yung sakan ano garlic. Malapit na po yan, indication po yan guys na malapit nang maluto ang yung hipon pag nag-iiba na ang kulay. Yan lang po yung pinaka indication na luto na po yung hipon mo guys. Yung iba guys is naglalagay, optional po guys, naglalagay po sila ng lime or any ano, pwede rin Sprite, pero sa atin guys hindi ko na nilagyan ng Sprite kasi po maglalagay ako ng oyster sauce. Ayan. So, now guys, is ilagay na natin ang ating oyster sauce. Ang recipe na to guys is depende po talaga sa inyo guys. Kung ano yung mga twist na gawin ninyo. Basta ang importante, meron siyang butter at saka meron siyang garlic. Ayan guys. Yun ang pinaka-importante. Dito sa amin guys, nagluluto lang kami nito kung wala ang anak namin. Kasi nga, allergy sa seafoods ang aming anak. Matalsikan lang ng konti yung kanyang pagkain. Ayun, mamaga na yung mukha, mamula na, at saka kailangan uminom ng
anti-histamine o yung anti-allergy. Pinagamot. Ganon siya ka, ano guys, ganon siya ka sensitive pag ano, pag nakakain ng seafoods. Sa lahat ng seafoods guys, ito lang din pagkain na to, ipon, crabs at saka squid yung ano siya, yung allergy siya. Ayan, haluin na natin ng konti guys. Ilang saglit na lang po guys, is luto na po itong ating recipe for today. Ayan guys, patayin ko na yung apoy natin kasi luto na po ang ating buttered garlic shrimp. Ayan, patayin ko na guys.